Kita po talaga namin yung mga farmers namin na wala talagang pag-asa. Nakikita niyo po yung mga palay nila na nakakalat kung saan-saan, basa, sira. May mga modernized po tayong post-harvest facilities, pero of course, yung farmers, hindi po nila to kayang bilhin, hindi po nila to ma-access. I think yun pa rin po yung problem, yun pa rin po yung main reason kung bakit stagnant pa rin po yung technological facilities sa Philippine agriculture. Ako po si Lia Denistan. Ako po si Lester John P. Sabadao. At ako po si Alpha Akain. Gumawa po kami ng device para po sa pagtuyo at pag-store po ng ating mga palay. Nahayaan po niya ang bawat butil na mag-receive po ng same temperature at humidity para po maayos ang ating drying and storing. Kahit yung mga maliliit lang po na farmers, yung maliliit lang po yung palayan, makakagamit po dun sa device namin. Ang tanging action para dun sa prototype namin is just one click of a button and the system goes on po. Then maghihintay na lang po sila. Kung titignan natin ang history ng rice productions, the Philippines itself started the cultivation of rice. So it's very hard to see na kung sino pa yung nag-initiate, sila pa ang lacking sa mechanizations. What we wanted to do in the end was not only help these people, but we wanted to reform the future of farming. Yung una pong sinabi ng teacher namin, sinanong niya po sa amin, what is the main goal of research? And that was to contribute to human knowledge. And that really inspired us and motivated us. Hindi po ganun nakakatakot ang technology, katulad ng iniisip ng iba. We need people to look into STEM courses more. We need people to see that science and research is really a vital part of making the community a better one po.